Sa gitna ng kampanya kontra droga, maraming pamilya at mga mahal sa buhay ang naiwang nangungulila ng mga napatay sa madugong kampanyang ito. Habang naghihilom ang kanilang mga sugat, mabuti na lang at may isang grupo na handang umagapay sa kanila at bigyan sila ng isa pang pagkakataon. Tinutukan ko ang istoryang ito. Tatlong taon nang ganito ang eksena sa mga lansangan ng Maynila. Hindi po yan totoo eh. Wala pong totoo dyan. Taba lang! Pula! Sunod-sunod ang operasyon ng pulis laban sa ipinagbabawal na gamot. Nanlaban, natokhang, salot daw ng lipunan. Pero ang di nakikita ng karamihan ay ang iniwang pamilya, asawa at ina sa likod ng bawat tokhang. Ang sitio Lupang Pangako dito sa Barangay Payatas ang isa sa mga lugar na labis na naapektuhan ng gera kontra droga. Marami ang mga namatay dito dahil sa tokhang. Malungkot ang karanasan ng mga taga sitio Lupang Pangako, pero may isang lugar dito na nagbibigay sa kanila ng pag-asa, nagbibigay sa kanila ng pangako. Pupuntahan natin 'yon ngayon. Good morning po! Gandang araw! Hello po! Hi! Kumusta po? Ako po si Kara. Hi, Miss Kara. Dali. Hi, Ma'am Dali. Kayo po yung sa Project Soul. Yes. Ito yung tumatahe. Nagtatahe. Gandang araw po! Maaliwalas na mga ngiti ang sumalubong sa akin sa patahiang ito sa Payatas. Walang bakas ng anumang lungkot o pagluluksa. Sino mag-aakala na bawat isa sa mga babaeng ito ay may malungkot na nakaraan sa tukhang? So tama po ba, ma'am, yung pagkakaintindi ko na halos lahat or lahat ng mga nagtatrabaho dito ay merong kamag-anak na nabiktima nitong war on drugs, nitong tukhang? Yes, actually 99%. Oh, halos lahat sila. Pero karamihan sa kanila yung husband nila. Ah, their husbands? Husband, saka anak. Gaya na lang ni Linda, di niya tunay na pangalan. Ano po, ma'am, parang hindi po ako panatag, ganun. Parang may kaba sa dibdib ko na. Baka sa takot ko po, baka isang beses, pwede rin lang gawin sa akin yun. Paano yung mga anak ko, ganun po. Po iniisip ko. Kapakanan po ng mga anak ko, iniisip ko. Tatlong taon nang patay ang asawa ni Linda, pero araw-araw, may kabog pa rin sa kanyang dibdib. Hindi siya pumayag magpakita ng mukha dahil sa takot. Yung asawa mo ba ay talagang involved sa drugs? Yes, ma'am. Simula naman, mamin ako na nagbibenta siya at the same time gumagamit. Pero hindi para patayin. Pero isang gabi, nagkaroon ng drug raid sa kanilang lugar. Isa ang asawa ni Linda sa mga nahuli. Lahat daw po nandun sa drug den area, nakaposas na po. Pinagpuposasan na po sila, pati po yung mga biyanan ko, yung mga ano ko. Lahat po nandun sa drug den. Doon po, patay na po pala siya. May tama po siya ng baril. Nakita ko na lang po siya nasa kabaong na, ma'am. Mula noon, hindi na naging pareho ang kanyang mundo. Pitong anak ang solo niyang binubuhay ngayon. Ang pinakamasakit, walang gustong dumamay sa kanya. Buti raw yun kasi salot daw po. Buti raw po pinatay na ang sakit. Ang sakit po na marinig mo pa sa kaibigan mo na gano'n. Na anong sinasabi? Salot daw po yung asawa ko. So dapat lang daw patayin? Po. Tao pa rin po sila, ma'am. Hindi nila alam sa loob ng bahay. Sobrang naiyak po ko na sinabi ni Father na they are still a loving father and a loving husband. Pero nagbago ang lahat nang makilala niya ang Project SOW o Solidarity with Orphans and Widows.
Tinipon ng Project SO ang mga babaeng naulila dahil sa kampanya laban sa droga ng pamahalaan. Dito, tinuruan silang magtahik at pakinabangan ng mga retasong tela. Sa kasalukuyan, 25 babae ang tinutulungan ng Project SO. Itong pagtatahe, paano ito nito nabago yung buhay mo? Yung mga straight sewing ko, ang laking tulong po kasi 250 daily. Hindi ko na po hahanapin kung saan-saan, basta dito lang po ako sa tahian. May maiuwi na po ako sa mga bata. Meron na po akong pambili ng ulam, masahin nila kasi po mga nag-aaral sila. Pagtanggap at pangunawa ng lipunan ang hangad ng asawa ni Chris, di niya tunay na pangalan, nang lumaya ito sa kulungan noong 2016. 2 taong nakulong ang kanyang asawa dahil sa droga. Matapos mapagbayaran ng kasalanan, bagong buhay ang hangad nilang pamilya. Talaga po nagbago siya kasi makikita mo nga po na talagang halos din na po niya kami papakilusin. Siya na po yung lahat gagawa. Kumsa po, naglalaban na rin siya. Hindi na po talaga siya nagdodroga. Bakalaya ka man sa kulungan, sadyang mahirap takasan ang panghuhusga ng lipunan. Makalipas ang 7 buwan sa laya, biglang nawala ang asawa ni Chris. Kasi may kantin po kami na maliit. Siya po yung tiga pamalengke, luto. Ako naman po yung tiga serve. Birthday po ng anak namin yon, May 17, sakto po. Mamamalengke po siya ng pang-lunch po ng mga sa kantin, pati po yung pang-cake po. Tsaka pansit ng anak po. Hindi na po siya nakabalik. Anong hindi na siya nakabalik? Hindi na po siya umuwi. Nawala na po siya. Naalala ko po na nung ginisip po ako ng madaling araw ng papa ko. Tapos tinanong ko po kung saan siya pupunta. Sabi niya po sa akin, maghanap lang daw po siya ng pambili ng cake ko. Tapos lumipas po yung araw, di ko na po siya nakausap. Sinisisikuro niya sarili ko kasi kung di dahil sa akin, di siya magkakaganap. Kasi naganap siya ng pambili para sa birthday cake, tapos nagkaganon siya. Nasawi sa isa pang inkwentro ang 2 lalaking sakay ng motosiklo na nagtangkang mga blot ng bag ng isang babae. May 19, 2017 ang mapatay ang asawa ni Chris. Sa nagkahabulan, and then naputukan yung ating tropang nag-responde at humabol sa kanila. Base sa spot report, nakuhanan ng baril at hinihinalang droga ang kanyang mister at isa pa nitong kasamahan. Pero taliwas ito sa paniniwala ni Chris, lalo pa nang makita niya ang bangkay ng kanyang asawa sa morgue. Halos hindi ko siya makilala nung maayos kasi yung mukha po niya, ang daming tama. Masag-lutog po yung mukha niya, lumulobo na po. Gulong-gulong na po ako, pero alam ko na po na hindi po lang pag-inventro yung asawa ko. Pagkatapos nung mawala yung asawa mo, anong naging epekto nun sa buhay ninyo? Sobra pong hirap, lalo po sa mga anak ko. Kasi makama po sila. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Kasi wala na po ulit akong patungang. Ilan po yung pinapakain ko. Saka dumating po sa punto na dahil din po kahit sa Panginoon. Bakit sa amin pa? Ang dami na mga iba. Ngayon, unti-unti nang bumabangon sina Chris sa tulong ng Project SO. Layunin ng Project SO na tulungan ang mga nawalan ng asawa o anak ng dahil sa gyera kontra droga ng pamahalaan. Lalo na't wala na silang ibang mapagkakakitaan mula nang mamatay ang kanilang asawa. Yung SO kasi start siya 3 years ago, so sa umpisa, binigyan sila ng mga puhunan ng mga pare, magtinda ng tusina, ng longganisa, or mag-alaga ng baboy, actually. And then nakita after a year, yung puhunan nawala din. So, anong pwede natin gawin? Sabi ko, I think ang pwede natin pagawa, sabi ko, is turuan natin silang manahe. So, tinanong namin sila kung willing silang matuto. Pumayag sila, sabi nila. So, lahat sila pumayag, oo daw. So, yun, naghanap kami ng pwedeng magturo sa kanila. Sila yung nagtatay-tay. I mean, nag-aayos para gawing doormat. Ah, so, doormat ito! Yes, pag nagawa na nilang doormat, ay tatay-tay nila, yarins nila. Oo. Yan doon yung
gagawin itatahi. Ginagawa. Saan yung kinukuha yung mga tela? Meron kaming isang kaibigan na dinodonate yung pinagtabasan niya ng mga t-shirt or mga blouse. Ah, oo nga naman. So, ano? Ginagawa namin instead na itapon nila. So, binibigay sa amin. Then, ginagawa namin doormat. Mula sa mga basahan at punda ng unan na una nilang mga produkto, nakagagawa na ngayon ng bags ang mga kababaihan sa Project Soul. Saan niyo po ito binibenta? Sino pong bumibili? Actually, meron isang retail store sa Quezon City na nagsasupply doon sila. Okay. And then sa mga tiyangge. And then pag may mga activities yung mga simbahan, fiesta, ganyan. So nagtitinda sila doon. Bukod naman sa pananahi, nagkaroon din ng psychosocial sessions ang mga kababaihan kung saan nakapagbabahagi sila ng kanilang mga saloobin at problemang nararanasan. Pinaunlakan nila ang aming team na masilip ang isa sa kanilang mga session. Ano yung mga biyaya na natanggap natin sa buhay natin? Ano? Pwedeng individual, personal, sa pamilya, o sa pangkabuhayan. Ako siyempre, bilang ina, malaking biyaya sa akin. Lahat na hanap ko nasa to. Si Chris, emosyonal nang magbahagi sa grupo. So ngayon po, sa 2020 po, sinasabi ko, mas magiging matatag ako, mas lalo ako magiging malapit sa panggap para alam ko malalagpas ako sa tulong niya. Ano pakiramdam natin ngayon? Okay, mas maluwag ang pakiramdam? Siyempre po, umaga ang lahat ng pakiramdam namin. Nakakahiya po kami ng maluwag kasi. So dito po talaga namin nakita na may talagang may makatuwang po kami. Sa datos ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, mula July 2016 hanggang June 2019, nasa 5,526 ang napatay sa drug-related operations ng pamahalaan. Base naman sa ginawang documentation noong 2019 ng Phil Rights, isang human rights group, isa sa bawat dalawang napatay sa war on drugs ang breadwinner sa pamilya. We were able to document 118 cases of alleged extrajudicial killings. Tapos predominantly males yung apektado. Primary breadwinners of the family are into informal forms of employment. Doon sa mga naiwang nanay, kapareha, asawa, hindi na sila nagkaroon ng pagkakataong mag-grieve doon sa kawalan ng kanilang mahal sa buhay. They immediately had to assume the role of principal breadwinner in order to sustain the needs of the family, particularly the young children who were left behind. Kaya malaking hamon daw para sa gobyerno ang matulungan ng pamilyang naiwan ng mga napatay sa gera kontra droga ng pamahalaan. Wala pa talagang tukoy na programa ang pamahalaan para doon sa mga victims of the anti-drug campaign. In our special project right now, we also do aim to provide psychosocial interventions. So nagbibigay rin kami ng mga counseling sessions, meron ring mga livelihood projects eventually at saka capacity building. Parte ng mga programa ng DSWD ay ang assistance to individuals in crisis situation. Kagaya ng sakit o kapag may namatay sa kanilang pamilya. Nagbibigay rin tayo ng mga ibang intervensyon para mas makarecover sila sa mga pinagdadaanan nilang krisis sa kanilang buhay. Isa sa mga ibinabahagi ng DSWD, parte ng technical assistance nito sa mga local government units, ay itong Yakap Bayan Framework, kung saan nagpo-focus nga tayo doon sa rehabilitation and reintegration process. Pero ang nananatiling malaking hamon para sa ating gobyerno ay ang pagsugpo ng droga na matagal nang itinuturing na salot sa lipunan. The government has not claimed that we were able to significantly solve reduce the drug problem in the country. Kaya ang tingin namin, kung pag-uusapan natin yung problema sa droga sa Pilipinas, ang pangunahing ugat pa rin yan ay kahirapan. Siguro, instead of approaching it from the perspective of peace and order, kailangan from the right to health. Pag right to health kasi,
tinitignan mo na kailangan magkaroon ng rehabilitation afterwards. Nasasagip mo yung tao, hindi ka matayan. Sa pagtatapos ng bawat araw, agad na nakukuha ng mga kababaihang ito ang kanilang sweldo. Tukiti po kasi po may nairam po kasi akong pera sa kanila. Sa ulam po, tapos yung almusal po, tsaka siyempre po bawang ng mga anak ko. Ang Project SOW ay isang maliit na proyekto kumpara sa malawak na problema ng droga sa ating bansa. Pero gaano man kasimple at kaliit, ang bawat hakbang ng malasakit ay may kapangyarihang makapagpabago, makapagbigay inspirasyon sa hinaharap, at tatag ng loob na makapaghabi muli ng bagong landas. Kapit lang po sa Panginoon. Sigal po talaga lahat makakatulong sa atin. Isipin niyo na lang po na tayong mga magulang, gusto natin makatapos sa mga anak natin. Focus na lang po muna sa mga bata. Pag-antay po darating yung justice, may istudin ko. Sa unang tingin, maaaring isipin mga patapong retaso lamang ito ng tela. Pero tulad ng kanilang mga buhay dito, na akala rin nila noon ay patapon na dahil sa droga, posible pa palang sumilip ang pag-asa. Tulad ng mga telang ito, pwede pa pala silang mapakinabangan at muling mabuo. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan, ako po si Cara David, kasama sa Iisang Brigada.